Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's... Eto, pag-usapan natin yung nangyari kanina dyan sa Christy Per Minute. Kapag gusto ko makarinig ng mga latest showbiz update, dito talaga ako tumututo kay Nanay Christy Per Minute at kay Romel Chica dyan sa Christy Per Minute. At sa hapon naman, talaga namang hindi ko pinalalampas itong kanilang programang Showbiz Now na. Kasi sa Showbiz Now na, tatlo na sila. Nadagdag si Wendell. Yung kanilang singer. Nako, kapag kumanta na to si Wendell, nako, talong-talo. Si Gary Valenciano at itong si Martin Rivera. Kaya napakasayang panoorin itong Showbiz Now na. Kaya yun po, kung gusto nyo talaga makarinig ng mga latest update, hindi po ano, basta marites lang. Kundi merong resibo. Eh, dito po kayo tumutok sa Christy Per Minute at sa Showbiz Now na. Ha? At kanina, mga kababayan, habang nanonood ako, talaga namang pinulutan. So, nagiinuman sila, alam ninyo, talagang ano eh, pulutan si ano eh, si Rendon Labading eh. Ha, sabi nga ni Nanay Christy Per Minute, si Tamulmul. Bakit ba namang hindi mo tatawagin Tamulmul? Eh, wala ata tong sinasabing ano, o sinasalitang positibo. Lahat ng lumalabas sa bibig nito negatibo. Ha? Lahat nga ng tao eh, kung napanood nyo itong ano, Christy Per Minute, eh naku, Diyos ko, lahat po ng komento, lahat po ng nagtitext kay Nanay Christy, panay galit na galit. Dito kay Rendon Labading. Ha? Kulang na nga lang isumpa eh. Ha? Talagang galit na galit. Sabi, parang ano nga, parang sabi nila, siguro nung bata to talagang kinawawa to ng magulang niya. Pero yun mo, nakakaawa yung ganitong klaseng tao. Ha? Na lahat pinapansin, lahat ginagawang issue. Okay lang sana kung may base yan eh, kaso walang base yan eh. Kumbaga mema lang eh. May masabi lang, may maano lang, may mapansin lang. At tama pag-usapan siya. Ha? Grabe na mga kababayan eh. Parang ang feeling ko simula nung tinanggal siya. Ha? Nung mga kasamahan niya dun sa kanyang ano, sa kanyang restaurant. Ha? Doon sa restaurant na nagtitinda ng motivational rice, tinanggal siya noon eh. Tinanggal siya ng mga kasosyo niya eh. Eh siguro malas. Minamalas yung kanilang negosyo, kaya pinatalsik nila ito si Rendon Labading. O kaya naman, syempre, siguro desperado na. Wala na siyang pinagkakitaang maayos-ayos. Kaya ito nang gugulo. Baka siguro sa parang ganito, eh, mapansin siya at mabigyan ng ano, ng... Ano ba? Ano ba ibibigay dito? Baka nangangarap na ano na maging host ng Peking Bulaga. Eh magsama-sama na kayo doon. So ito pa mga kababayan, sa programang Christy Per Minute kanina, eh ano? Nanonood pala itong si Rendon Labading, itong si Tamulmul. Ha? Nabasa kasi, may nakabasa na nag-comment ito si Tamulmul dito sa programang Christy Per Minute ni Nanay Christy. Ah, nabasa eh, nabasa ni nung ano, nung isang kasi si Nanay Christy may hawak na cellphone niyan. Ah, ako alam ko number niyan. Nagte-text ako diyan kaya minsan nababasa ni Nanay Christy yung comment ko. So, yung mga talagang avid fan. Avid fan, mga CFMers. Kamusta kayo? SNNers, kamusta kayo? O yan, yung mga talagang legit, legit na mga fans ni Nanay Christy. Eh, meron kaming ano, linya. Yan, nagtitext kami sa kanya. At yung siguro yung nanonood na mga legit na CFMers, nakita, aba, ito si Rendon Labading, nag-comment. Nag-comment si Rendon Labading. At yun, nagsumbong kay Nanay Christy at nabasa ni Nanay Christy na, teka, ito pala si Tamulmul nanonood sa atin. Ito, paririnig ko sa inyo yung dyan, yung parte ng video na kung saan, ito nga, nabanggit niya ni Nanay Christy na si Tamulmul, nandoon sa, ano, sa kanilang live. Audio recording na lang po yung paparinig ko sa inyo, ha? Para hindi po tayo makapiright ng, ano, ng TV5. mahirap na. Kaya ito, pakinggan po natin. Mabakasyon lang talaga. At may mga kasama pala silang iba. Ayun ba? Diba? Hindi lang naman sila. Ayan, no? Ayan, eto. Aha. Aha. Nako,
puro galit ito keta mulmuli. Ayoko nang... Eh, kasi nga eh, gusto niya yan, di ba? Gusto niya maraming nagagalit sa kanya, ayan. Mm-hmm. Nako, tamulmol, malapit ka nang mahusgahan. Sa dami ng walang kakwenta-kwenta mong pinagsasasabi. Sabi ni Ali, ang ating shooter. Totoo. Di ba? Oo, oo, oo. Aha, nakakaloka. Eto pa, naku, si Ron. Oo, ay si John. Sabi ni John, it's about time. Namatahi na talaga ang bibig yung tamulmol na yan. Wala talagang ibinubugang positibo na dapat ikatuwa sa kanya. Ano kaya ang nakaraang buhay nitong taong ito? It sinabit ba ito sa langgaman nung bata pa siya? Isinilid ba siya sa sako ng tatay niya at saka ibiniti ng patiwarik sa langgaman? Bakit ganyan kanegatibo ang takbo ng kanyang utak? Motivational rice? Magpapakagutom na lang ako kesa sabilin ang kanin mo. Oh, iba naman. Nakakaloka, oo. Mm-hmm. Ayan. Ay, nako! Nanunod pala ngayon si Tamulmul. Nag-comment sa atin. So, pati pala siya, pinanunood tayo. So, alam na din. Oo, alam kaya. Ayan, sa susunod, tayong dalawa na ang bibirahin yan. Ay! Alam mo, Tamulmul, mapapagod ka lang. Namimili kami ng giyera na aming papatulan. Mapapagod ka, maniwala ka. Huwag na lang. Maipagtatanggol namin ang maraming tao at personalidad na minamaliit mo. Pero ang sarili namin, hindi namin maipagtatanggol at ipagtatanggol pag ikaw ang kalaban namin. Huwag na lang. Kasi wala namang puro kakwento. Wala namang kwenta. Diba? Yun. Ano nga ang tawag sa kanya ni Batang Maynila to, Itz? At saka ni na, ang dami nating mga ano, naku, magpapasalamat lang muna ako ulit, ha? Kasi kailangan natin pasalamatan ang ating mga kapwa vloggers na ayan, nagbibigay ng respeto sa atin. Sina Jake Magnus, Tita Missy, Jay Guevara, at si Chris Ulo, and of course, ang ating talaga namang mahal, Batang Maynila to. Salamat po sa respeto at pagbibigay ng kredito sa SNN at pati sa Christy per Minute. Maraming salamat sa inyo. Digmaan daw ito ng mga paminta. Question na lang, sino ang pamintang buo? Sino ang pamintang durog? Ayan na yun. Abangers! Okay. Ayan mga kababayan. Durog na durog. Durog na durog si Rendon Labrador dito kay Nanay Christy. Ano ngayon, Rendon, masasabi mo? Alam mo, kasi tama yung sinabi ni Nanay Christy. Bakit ka bibigyan ng pansin? Sino ang tao magbibigay ng oras sa'yo na pansinin ka, patulan ka? Unang-una, wala ka namang kwenta. Lahat ng sinasabi mo, walang basihan. So para saan pa kung ano, kung patulan ka? Sayang ang oras. Sabi nga ni Nanay Christy, ayaw nga banggitin pangalan mo eh, kasi sayang oras eh. At kapag tinira mo siya at tinira mo itong dalawa, si Rome and Chica, wala daw silang panahon para patulan ka. Oh, tama naman eh. Bakit mapapatulan itong taong wala namang kakwenta-kwenta? Diba? Sasayangin mo lang oras mo eh. Sayang effort mo. Yung effort mo, gamitin mo na lang sa iba. Huwag sa ganitong klaseng tao. Kaya ito, kung magpapapansin ka, lalong-lalong na kay Nanay Christy, sabi ni Nanay Christy, huwag na lang. Mapapagod ka lang, Rendon Labading. Magngangangak nga ka dyan, magkakayaw-kayaw ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, kumbaga yung oras ni Nanay Christy, hindi mo deserve na mapansin ni Nanay Christy. Meron ka pang mga pananalita dyan na kumbaga parang pinapakita mo talaga na bastos ka, wala kang paggalang sa mga tao. So ako, saludo ako kay Nanay Christy. Kasi tama naman eh. Yung iba pinagtatanggol nila dun sa mga binabanatan ni Rendon. Pero kung sa sarili nila, hindi sila papatol sa'yo. Hindi sila bababa dun sa level mo. Ako nga, hindi na rin papatol sa'yo eh. Sayang eh, sayang yung oras. Hindi sila bababa sa level mo.
Kasi itong mga taong to may pinag-aralan. May pinag-aralan ba to si Rendon? Para kasi kung magsalita, parang ano, parang walang breed. Alam mo yon, parang ewan ko kung bakit ganitong pag-uugali nitong taong ito. Kaya doon sa mga tao nagagalit dito, alam nyo, siguro pinakamaganda pagdasal na lang natin to eh. Kasi nakakaawa. Nakakaawa po itong taong ito. Si Rendon Labading. So ayan mga kababayan, durog na durog. Parang durog na paminta. Etong si Rendon Labading kay Nanay Christy Permin. Wala talaga. Wala talaga. Sa iba ka na lang magpapansin. Huwag kay Nanay Christy.